million pesos ang kabuuang halaga ng mga donasyong na mobilize natin mula sa pribadong partners at donors. Maliban pa ito sa 82.25 million pesos na naipamahagi ng OVP para sa mga relief efforts at agarang relief assistance para sa mga matinding naapektuhan ng sakuna. Halimbawa, noong tumama ang bagyong Nina sa Kabikulan noong 2016, nag-turnover tayo ng mga bangka para makatulong sa mga mangingisdang naapektuhan ng kabuhayan dahil sa bagyo. Sa Bula, Camarines Sur, 30 na bangka ang nabigay natin para makatulong sa kanila. Noong nagkaroon naman ng insidente sa Recto Bank nitong 2019 at nasira ang barko ng FB Jemver, nakipagbigay ng 12 units ng Global Positioning System o GPS at Fishing Finding Equipments para sa 22 na mga ngisda. Bukod pa ito sa cash assistance mula mismo sa tanggapan at pribadong mga donors. Noong pumutok ang Bulkang Taal noong 2020, 1.6 million ang namobilisa ng OVP para sa relief efforts na ginawa natin sa bayan ng Talisay, Balete, Laurel at Agoncillo sa Batangas. Taong 2020 nang binago ng pandemya ang mga buhay natin. Batid ng tanggapan ni VP Lenny ang mga hamong kaakibat ng krisis na ito, kaya agad itong kumilos para matugunan ang pangangailangan at gumaang ang pansin ng Pilipino. Sa unang taon ng pandemya, iba't ibang programa ang sinimula ng tanggapan ni VP Lenny para matugunan ang mga pangangailangan ng Pilipino. 61.86 million ang kabuuang halagang namobilize ng OVP at donation drive ng Kaya Natin Movement for Good Governance and Ethical Leadership. Mula rito, 53.87 million ang inilaan para sa PPE daily sets, kung saan nakinabang ang 38,790 frontliners mula sa 1,490 institution. Maliban pa dito, nakipag-partner rin ng OVP sa 23 sewing communities mula sa NCR, Rizal, Bulacan, Laguna, Batangas, Cebu at Lanao del Sur para makagawa ng 53,400 locally produced PPE suits. 106 individuals at organizations naman ang nag-donate ng PPE suits at mga material sa paggawa nito tulad ng tela, packaging supplies at iba pa. 7.99 million naman ang kabuuang halagang inilaan para sa food and care packages. Mula rito, 17,271 food and care packages ang naipamahagi sa 110 na mga institusyon. Maliban dito, 1,090 na institusyon sa iba't ibang panig ng bansa ang nabigyan ng mga kinakailangan ng medical supplies tulad ng surgical at reusable mask, gloves, face shields, head covers, shoe covers, sanitizers, alcohol at disinfectants. Para matulungan ang mga frontliners sa panahon na ito, nagbukas tayo ng mga libreng dormitoryo at mga libreng sakay sa Metro Manila. 21 dormitoryo ang nabuksan para sa halos 800 na mga frontliners. 12 na dorm sa Metro Manila, 9 sa Cebu City, Mandaue City, Talisay City at Lapu-Lapu City. Nagbukas rin ang The Oasis Project o ang mga temporary shelters para sa medical frontliners na itinayo sa Lung Center of the Philippines, Quirino Memorial Medical Center at National Kidney and Transplant Institute. Nakapag-allocate rin ng temporary shelter sa Manila Doctors Hospital, Chinese General Hospital at Office of Civil Defense. Maliban dito, naglunsad tayo ng libreng sakay na bumiyahe sa 9 na ruta sa Metro Manila at 4 sa Cebu. Lagpas 560 volunteers at 160 OVP personnel ang natap para sa rollout noong tumigil ang pasada ng pampublikong transportasyon dahil sa community lockdowns. 33,174 passengers ang naihatid nito ng ligtas sa kanilang mga tahanan at pinagtatrabahuhan. Isang global health crisis man ang pandemya, pero napakalaki rin ang epektong dulot nito sa edukasyon at kabuhayan ng mga kababayan natin. Bilang tugon, naglungsad ang tanggapan ni VP Lenny Robredo ng mga programa na naglalayong umagapay sa pangangailangan ng mga sektor na ito. Noong kasagsagan ng community lockdowns, nagbukas tayo ng Community Mart, isang app-based palengke service kung saan natulungan ang higit 41 tricycle drivers at 248 market vendors sa kanilang paghahanap buhay. Nailunsad ito ng Kamuning Market sa Quezon City, Pasig Mega Market sa Pasig, at Muntinlupa City Public Market sa Muntinlupa. Lampas 32.64 million pesos in sales ang na-generate nito para sa mga naging bahagi ng programa. Naglunsad rin tayo ng Bayani Hanap Buhay para matulungan ang mga kababayan nating nawalan ng kabuhayan ngayong pandemya. Binuksan natin ang sikap.ph, isang online job search platform kung saan mas